Good day mga kamarsi bake! Another day, another vlog! And for today's video, gagawa kami ng full fondant cake. Syempre gamit ang EMF fondant ni Chef Emily Peralta. And alam nyo na, this fondant is not for sharing. Kung gusto nyong matutong gumawa nito ng napaka-convenient ng fondant na ito, ay pwede kayo mag-enroll kay Chef Emily. Ang gumagawa nito ngayon ay ang aking anak na si Laika. And may isang bata na naman ang nagpresenta na siya daw ang gagawa. And so, Gora Bells ka dyan, sabi ko. Siya yung gumawa ngayon ng cake na ito. Ang ginamit niya dyan is funneling method kasi dyan pa lang siya sanay. Hindi niya pa kaya yung talagang mag-cover ng fondant ng buo na ilalagay mo lang yung fondant tapos i-cover mo na talaga yung buong cake. Hindi niya pa yun masyadong gamay. So sabi ko, since itong design na ito is pwede naman yung funneling method, yan, sa kanya ko nga pinagawa. Gustong gusto niya rin kasi talagang nagdi-design. Siya talaga yung nagpipresenta na, mami, ako na lang gagawa, ako na magdi-design. And pag alam niya na Caribel sa paneling method ang cake ko, talaga magpipresenta siya. And itong mga design ng cake na to is siya din ang gumawa ahead of time. Ginawa niya na, talagang gusto rin niyang gumagawa ng mga designs. And at the same time, nanonood siya ng mga Korean movie habang gumagawa. Nagtataka ko, paano kaya niya nakikita yung ginagawa niya? Eh, yung mata naman niya, nakatutok sa Korean novela. At mula nung siya yung gumagawa ng mga design, piling ko tuloy, na-stuck ako. Piling ko na-stuck yung galing ko or runong ko sa paggawa ng mga toppers. Kasi nga, siya na yung gumagawa. So, hindi ako nakakapag, hindi ko na itutuloy yung akin, hindi ko na pa-practice araw-araw. Although, talagang marunong na ako, ako nagturo sa kanya. Pero minsan pala, na-realize ko na pagka talagang na-stuck ka sa isang bagay or natigil mong gawin, medyo maninibago ka ulit. Pero ang art naman is art. Lagi naman nasa'yo yan, di ba? Pag artist ka talaga, hindi yun mawawala. Kaya minsan, lalo pag busy siya, ako na talaga gumagawa ng mga toppers. Pero kasi nakita ko na nag-i-enjoy din siyang gawin tong mga ito. Ang susunod niyang ilalagay yung pinaka-top fondant niya na parang magiging gagawa siya ng parang drip-drip effect dyan sa fondant na pink na yan. Nung ginawa namin tong dalawa, ako kasi yung nagganat siya ng cake, ako yung nag-bake, tapos siya ngayon nag-design, siya gumawa lahat ng fondant details sa cake na to. Kadarating lang namin dyan, galing kaming dalawa sa Bible study. Yes, kaming dalawa talaga yung tandem pag nagpupunta kami sa isang lugar kung saan nagpuput up kami ng Bible studies. And nagpaplano din kami mag-open na naman ng isa, kasama namin yung isa naming sister na si Sister Rebecca. Naghanap kami ng lugar na pwede pa namin pag-open na ng Bible studies. Sila ay kayo nagpapakanta pagkakasama ko siya. And siya din yung parang secretary ko na nagno-note ng attendance ng mga attendee ng araw na yon. Madali-madali pa nga kasi kami dyan dahil gabi na kami nakauwi. Dahil nga may gagawin pa nga kaming cake. So, yung oras na yan is talagang nasa mga 1 p.m. na. And gusto pa rin niya talaga siya yung tumapos. Sabi ko nga sa kanya, ako natatapos. O gigising na lang ako ng madaling araw. Pero sabi niya, tatapusin niya na. And yung yellow na yan is lalagay niya sa ilalim para matakpan yung mga patchy-patchy dyan. Pero ay ganyan naman yung original din na sinend ni client. Nagagayahin namin. Naalala ko nung maliliit pa sila, yung tipong papatulugin mo, papakainin, papaliguan, tapos pa yun nga, papatulugin, tapos paggagawa ako ng orders, ako pa mamimili, ako magdadrive, lahat-lahat ako, as in ako. And masaya naman gawin, pero as in nakakapagod, lalo na pag maliliit pa yung anak mo. Pero diba, talagang hindi ka i-stuck ni Lord dun sa situation na yon. Laging meron siyang way para mapagaan lahat. Kita mo ngayon, malalaki na yung anak ko. And sila mismo, meron silang passion sa baking. Gusto din nila, kahit hindi ko sila pilitin, gusto rin nilang gawin. And this cake is CandyLand Team Cake, ang datingan yan. And natutuwa siya dito kasi yung
CandyLand or na ganito is ginawa niyang design din to noong lumaban naman siya sa Cake Fiesta Manila noong year 2021. That time, online pa lang yung competition noon. And siya yung representative ng Cake Artists and Bakers Network Philippines para sa teen categories. And as a first timer, nakaka-proud na nakakuha siya ng second place. In first time niya talagang lumaban sa mga ganon. As in talagang wala talaga siyang background na lumalaban siya sa mga ganong klaseng competition. More on academic and non-academic yung mga nilalabanan niya noon. Tapos as in talagang hindi mo sila pwedeng lapitan kahit nakaharap yung camera, naka-live sila. And sila talaga yung mag-iisip ng kung anong gagawin nila. And ayan, eto na ang ating CandyLand Team Cake na order sa akin for today. And ayan lang, nakaka-proud, diba? And papakita ko sa inyo yung kanyang picture nung lumaban siya sa Cake Fest sa Manila. Why wouldn't it be? Because all our panel of judges, they are amazing. They are really chosen. They are the best in their field. They are world renowned, multi award winning, all of them.